bilang sa mga sintomas ng lagnat, pagubo, namamabang lalamunan at pangangapos sa paghinga. Ang mga coronavirus ay isang malaking pamilya ng mga virus na nagiging sentin ng mga infeksyon sa paghinga. Ang mga ito ay maaaring karaniwang sipon hanggang sa mas malubhang sakit. Ang COVID-19 ay tumakalat mula sa isang tao papunta sa ibang tao sa pamagitan ng malating na pagsalamuha sa isang nahawang tao. Pagdampingin ng mga droplet mula sa pagbubo o pagbati ng isang nahawang tao at iba pa paghawak sa mga bagay o ibabaw na may mga droplet mula sa isang nahawang tao at pagkatapos ay pinukuha na ang iyong bibig o mukha. Sino-sino ang mga nawalan ng mga trabaho noong kasagsagan pa ng pandemya o COVID-19? Una, mga mayroong tindahan o negosyo. Pangalawa, mga transportasyon ng sasakyan tulad ng motor, jeep, bus at iba pa. At ang mga OFW. Malaki ba ang naging epekto ng COVID-19 sa mga tao? Oo, dahil maraming mga pamilya ang naghihirap o nawalan ng negosyo at mga trabaho. Marami rin ang mga namatayan o nawalan ng mahal sa buhay dahil sa COVID-19. Ano ang monkeypox? Ang monkeypox ay isang nakakahawang sakit na sanhi ng bulutong na nakukuha sa mga hayop tulad ng unggoy, daga at mga aso o kaya mga karaniwang nakukuha mula sa tao sa pamamagitan ng pagbibisa ng mukha sa taong may monkeypox. Ang monkeypox ay isang sakit na dulot ng monkeypox virus. Ito ay isang zoonotic infection. Ibig sabihin ay maaaring maipasa sa tao mula sa hayop. Maaari rin itong maipasa ng tao sa tao kung may skin-to-skin contact, kasama ang pagdikit sa rash o pantal, pagyakap, paghalik o pakikipagtalik. Bagay talaga na hindi natin naiwasan. May mga darating din na hindi natin inaasahan. Hindi ko na kailangan tanungin ang mga tao tungkol sa mga opinion nila bagamat alam ko naman na pare-pares naman ay sasagot nila. Mga taong tila naging bilanggo sa tahanan at parang preso na kay Gal na lang dahil sa karamdaman. Minsan, feeling na naman sana umayos din ang lahat. Uusin ko bang tumira sa mundong puno ng problema? Marahila naman tayo ay hindi sa tamang yan. Pero, sabi nga nila, hindi ka normal kung wala kang problema. Unang dapat mo lang gawin ay mag-adjust. Mag-adjust sa mga bagay na nakapaligid sa'yo, kung paano at saan umiikot ang mundo, mga kalamidad sa sakit na dapat iwasan, at mga desisyon na dapat pag-isipan. Ang mga problema ay hindi naman panghabang buhay niya. Hindi lang natin tiyak kung kailan ito matatapos, pero nagkasiguraduhan na mawawala din ang mga. Kaya kahit anong mangyari, samahan ng mga mahal mo sa buhay. Dahil kahit anong sakit man ang dumating, patuloy isipin na lilipas din yan. Mahirap nga, kailangan na ba?
labanan at patuloy gawin ang mga pangarap dahil hindi dahilan ang sakit para sa mundo. Ngunit gawin inspirasyon ng mga pagsubok upang maging determinadong ipagpatuloy ang laban sa buhay.